Okay, parents and children, let's start. So, ano ang kailangan nating mga gamit sa art lesson na to? Number one, ruler. Number two, eraser. Number three, pencil. And drawing paper. So, apat lang ang kailangan natin. Now, let's begin. So, first step, I want to make a good circle. So, how we will do it? Una, guhit ka ng patay yung linya. So, gamit ang ruler from 1 to 10. So, ginawa na natin. Ngayon, from 1 to 10, like that, 1 to 10. Hanapin mo number 5. Okay, ito yung number 5 ng ruler. Then, markahan mo siya. After you mark, mag-guhit ka ngayon ng cross line. Line pa cross line. So, hanapin mo yung number 5. Make sure na yung line sa ruler ay tugma dun sa linyang ginawa natin. Okay? So, ito na. Yung horizontal line ang tawag dito. Horizontal line from 1 to 10. Okay? So, yung unang ginawa natin ng patayo, tawag dun vertical line. So, after that, yung number 5 uli from the ruler, next natin gagawin, gagawa tayo ng X. X, okay? So, yung number 5, ilagay natin sa gitna. Ito. Ganito. So, sundan nyo lang yung ginagawa ko. Okay. Kids and parents, kung napansin nyo, ang ginamit nating measurement ay centimeter at pare-pareho sila lahat ng lines. Lahat sila ay 10 centimeter. So, ang pag-guhit lang natin is laging from 1 to 10. Now, to the parents na anak nila is 5 years old to 6, ang iba sa kanila nahihirapan pang conceptualize ang paggamit ng ruler kung wala silang walang guidance. Now, pwede nyo itong gawin sa kanila, itong part na to, itong part 1 ng ating drawing. Kayong gumawa niyan, tapos next na step natin is instruct nyo lang sila. Now, let's form our circle. So, i-connectan nyo lang ang each end ng lines together para mabuo na natin yung circle natin. Ganito lang. So, not necessarily na perfect circle ang gawin natin. Good circle is enough. So, dahan-dahan. Sundan nyo lang ang ginagawa ko, mga bata. Ganyan. Dahan-dahan lang sa pag-connecta ng dulo-dulo. Okay. So, now, meron na tayong circle and a little bit oblong siya. So, next. Now, gamit na tayo ng eraser. So, gusto ko pakapalin ko lang sa konti. Okay, yan. So, gusto kong gawin nyo next is erase nyo itong part na to. This one. Sundan nyo lang. So, we will erase it. So, make sure na wala na yung linya sa mga linya na to. Itong ini-erase ko. Iwan nyo lang itong dalawang linya na to, yung vertical at saka yung half, yung horizontal at saka yung half ng vertical natin. So, ano nga yung vertical? So, vertical ay yung patayong linya at ang horizontal ay yung pahigang linya. That's it! Tapos na natin yung step 1, making a circle is completely done. We move on to step 2. So, ang step 2 ay ang paglalagay ng parte ng ating ulo. So, una natin gawin, gumawa tayo ng ear. So, sundan nyo lang ginagawa ko. Hindi kailangan kagaya ng gawa ko. Basta, kagawa lang kayo ng ear. Sundan nyo lang yan. Dahan-dahan lang. So, sa kabila naman.
tindahan, sa mga parents na nanonood at ginaguide nilang kanilang anak, better na habang ginagawa nyo, i-discuss nyo sa inyong mga anak kung ano yung parts ng ating head. Oops, sumobra ako. So, gamit tayo ng eraser. Erase natin. Ayan. Ayusin natin. So, kung sa palagay nyo, hindi maganda ang pagkakaguhit ng gawa nyo, pwede kayong mag-erase. That's the use of eraser. Hindi kailangan perfect. As long as, ganyan. As long as tama lang. Ngayon, next part ng ating head, ang gagawin natin ay yung mata. So, ito, ganito ang mata ng isang babae. Okay, ganyan. Ano yung ginawa mo niyo sa kabila? Ganun din ang gagawin niyo sa kabila. Ngayon, ilagay na natin yung ating mata. Lagyan natin ng bilog sa gitna. Yan yung ating pupils. Lagyan natin ng, anong tawag dyan? Eyelashes ba? Pilik mata? Eyelashes. Kasi ang mga babae, magagandang eyelashes. And kilay. So, next dyan, erase na natin ito kasi hindi na natin ito kailangan. Yung lines na yan. Make sure na na-erase nyo mabuti. Sandali lang kung ginagawa. Huwag kayong matakot na ma-erase nyo yung parte na dapat i-erase. Gawin nyo lang ulit. Kapalan natin ito konti sa taas. Konti naman dito sa baba. Tapos, yan. Lagyan nyo dyan. Then, syempre, yung ating mata is black. Mag-shades tayo. So, ganito lang. Gawin nyo lang dahan-dahan. Mula sa taas, papunta sa baba. Kuha nyo ba? Kung nahirapan kayo, ulit-ulitin nyo. Or patulong kayo sa inyong kuya, sa ate, sa inyong mama, or sa papa nyo kung nasa bahay sila. Next, gawa tayo ng simple na ilong. Yan, cute ang ilong niya, no? And then, gawa na tayo ng kanyang smiley lips. So, you see, malapit na tayo matapos, pero kulang pa rin ang parte ng kulang pa rin ang parts ang ulo ng ating smiley girl. So, lagay tayo ng neck. Neck. So, meron na tayong neck. So, ano pang kulang natin? Oh, wala pala tayong hair. Gusto nyo ba ng kalbo na girl? No. So, gawa tayo ng hair. Follow me. That's it. So, yan yung kanyang bangs. O, diba? May bangs si girl. Then, sundan nyo ito, gawa nyo ng guhit sa taas kasi para medyo makapalang hair ng ating smiley girl. Till there.
Lagyan natin ng shoulder. Okay, meron na siyang shoulder. Ngayon, erase natin ito kasi hindi na natin kailangan para malinis yung ating drawing. Are you following? So, kumpleto na ba yung parte ng ating ulo sa kay Smiley Girl? Meron na tayong mata, ilong, tenga, lips, kilay, meron na tayong buhok. Siyempre, ang buhok niya is black. So, ganyan. I-shade natin yung buhok niya. Sundan nyo lang po yung ginagawa ko. So, una, shades tayo sa bandang itaas. After natin, dito naman sa baba, bandang gitnang to. Dikit-dikit nyo lang, one stroke. Taas, pababa. Taas, pababa. Dapat lahat malagyan natin ng shades. Ganyan lang. Sundan nyo lang yan. Makukuha nyo rin. Lapit na matapos yung sa left side. Doon naman tayo sa right side. Gaya ng ginawa natin doon sa left. Sa taas muna. Okay. Here. We're almost done. Lapit na tayo matapos. Nag-enjoy ba kayo? Kapalan pa natin para lalo siyang dark. Lalong darker yung hair. So kung sinusundan nyo ako, makukuha nyo rin ito. Now, if you are doing this with your children, to the parents, I want you to do while they are doing this, you need to give them a compliment. Tawag dyan is a reward system. Simpleng pagsabi na you're doing good, you're doing perfect, ay good reward na yun sa ating mga bata. And it will have a good impact sa kanilang life. Then next, ito, gamit ang inyong kamay. And isi-its nyo yan, gamit ang inyong kamay para maganda tingnan. You see? So, naging beautiful lalo ang hair natin, di ba? See that? Then using your hand, also sa mata rin, gawin natin. Oh, at saka lagyan nyo yung pisngi. Yung gamit yung kamay nyo, iganyan nyo lang. Padaanan nyo lang ngayon yung mga kamay. Yung mga guhit. Para lalo siya maging maganda tingnan. Okay, huwag masyadong madiin. Simple lang. At isang beses lang. Ngayon, okay na siya. Ay, hindi natin na erase yung guhit sa mata. So, ulitin natin. Dapat kanina ginawa natin pero
nagawa, pero okay lang yan kasi pwede naman natin ulitin. Gawa tayo ulit ng pupils. Circle sa gitna. And shades natin. You see, now, tapos na. We have a beautiful smiley girl. So, thank you. I hope you enjoy. And then, next thing we will do sa part 2 ay a good boy naman. Okay? Dahil sa lesson na to, natulungan natin ang ating mga anak na ma-improve ang kanilang math concept, decision making, visual learning, language development, inventiveness, self-esteem, motor skill. Thank you and see you again in part 2.